I was still a kid noon, ano? Yung siguro mga elementary days ko na. I started drawing yung mga cartoon character, mga superhero. Pagka meron kami mga, alam mo na, mga art competition sa school, napipili na yung gawa mo. So sabi ko siguro, dito na yun. Ito na yung nag-umpisa na ako bali doon. I'm Chris Pizarro. I'm a visual artist. And this is my art story. Passion ko ballads in my life, usually number one is music. Siya yung nagbibigay sa akin ng influence. I have no limit sa mga ano ng music. I go rock, I go ballad, and I go jazz. Walang ano sa akin, wala akong sineselect na music. Isa sa mga passion ko rin yung pag-restore ng mga lumang kotse. Kasi pagka naka-restore ka, nakabuhay ka uli na isang sasakyan na iayos mo sila uli. The same as painting na rin. Parang, ano yan, nandun yung excitement na matapos mo sa uli. Then, pag natapos siya, yung halos tinitignan mo na siya uli, binabalik-balikan mo, tinitignan mo kung ano yung maganda para sa kanya. Some of my art talaga, influence niyan, sa panaginip lang lumalabas eh. Biglang nagpa-pop out na lang yung idea eh. Pag nagpa-pop out yung idea, kailangan gawin ko na agad yun. Kasi, syempre, kailangan bilisan mo rin. Minsan lang lalabas yan sa isip mo eh. Parang it's a gift na dumadating na lang bigla. Yung style ko noon, ngayon, palipat-lipat ako, pabago-bago ako, nag-evolve kasi ako, nag-experimento ako. Cannot stick on one style na lang talaga. You really have to develop. You really have to go beyond. No boundaries talaga. Ang art naman, it's expression of yourself, di ba? Nailalabas mo lahat yung gusto mo. Yung colors noon, nagre-reflect yun sa... So kung ano yung nararamdaman mo, pag medyo masaya ka, masaya rin yung mga kulay mo. Minsan gusto mo, teka, alis muna ako sa masayang kulay. Punta muna ako sa mga medyo madilim. Pero pag ginawa mo naman yun, kailangan babalansihin mo pa rin. Ilalabos mo pa rin yung mga bright colors mo. Siguro ako, determinado lang ako. Pagka medyo kiniriticize ako, hindi ako tumitigil. Lalo kong pinagbubutihan. Yun lang ang naging atwira ko sa buhay. Kailangan talaga, desidido ka sa gagawin mo. Determinado ka kung anong gusto mo mangyari para ma-achieve mo yung gusto mo marating ngayon. Para sa mga budding artists, yung mga upcoming, maging patient lang sila. Darating din yung time nila. Tsaka pagka nagbigay sila ng criticism sa'yo, pakinggan mo lang. I-take mo lang. Huwag mo sasabihin na, ay hindi, ayoko, ito style ko eh. Dito na, dito. No. Makikinig ka rin. Kasi yun ang makakatulong sa'yo. Yun nga, maging matyaga ka lang, hintay-hintay lang, darating din ang time mo. Nag-umpisa rin naman ako sa ganun eh.